hindi kami naparito, Panginoon, upang aming ihayag ang aming sarili, kundi kami ay narito, Panginoon, upang Ikaw ay magpahayag sa aming mga buhay. Lord, inihiling namin ito from the bottom of our heart. Dalangin namin, Panginoon, sa umagang ito, malaya kang makagawa sa amin, Lord. Ikaw ay malayang mangusap sa aming mga puso. Magturo ka ng iyong mga salita, O Diyos. Yamang alam namin, Panginoon, hallelujah, ang aming pinili. Hallelujah, hindi mawawala. Hallelujah, sapagkat alam namin ang iyong salita ay buhay. Hallelujah. At ang sinabi kay Maria, mapalad ka, Maria. Pinili mo ang mga ang maupo sa paanan at makinig ng mga salita sapagkat hindi kailanman ito maaalis sa kanya. At Lord, kami narito, Panginoon, humihiling. Magturo ka, maghayag ka ng iyong mga salita sa bawat isa sa amin. Lord, meron kaming pagkukulang. Kung kami man ay hindi karapat-dapat, kami po ay dumadalangin sa iyo sa umagang ito. Inihiling namin ang dugo ng Panginoong Yesus Kristo, ang aming tagapagligtas na minsan pa maghugas sa aming mga puso at kaisipan sa aming buhay, upang sa gayon kami maging karapat-dapat na tatanggap ng mga pagpapaalang inihanda mo na, O Diyos, sa araw na ito. Lord God, hallelujah. Tulungan kami na aming ikaing makita. Tulungan kami na ikaw ay aming marinig. Hallelujah, hindi ang tao, kundi ikaw ang siyang, O Diyos, na nangungusap sa bawat isa sa amin. Madalangin kami sa banal na Espiritu Santo. Hallelujah, na malayang makapag-minister sa iyong pinagkaloob sa bawat isa sa amin. Hindi man ma-expound ni naman, kahit ako na magbabahagi ng iyong salita, hindi ko man ma-expound ngunit sa banal na Espiritu. Hallelujah, yung malayang makapagbahayad sa kanila habang sila ay nakaupo. Hallelujah, gawin ng ministeryo na ihayag ang katotohanan, ilagay sa katotohanan ng bawat isa. O, tulungan kami na magpasakop. Tulungan kami na maging mababa at hindi mag-isip ng aming sarili. Kaalaman, kundi ikaw ay malayang makapagayag sa iyong kasimplihan. O bless this morning, Lord, as we pray. Ang aming nilalagak ng lahat ng ito sa pangalan ng iyong bugtong na anak, aming Panginoong Jesus Kristo. Amen. Amen. Magawin nating palakpakan ng ating Diyos sa buhay. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa inam na mga awiting, mga papurit, pagdakila at pasasalamat sa Kanya. The least that we can do sa kabutihan na pinagkaloob niya sa atin. Hallelujah. Imagine ang kanyang buhay, ang kanyang inalay sa bawat isa sa ating alang-alang tayo ay maligtas. Ano ang return na ating pwedeng ibalik sa kanya? Hallelujah. Nang magising tayo sa umaga na meron tayong hininga at lakas, hallelujah, isang pasasalamat na dapat nating purihin, luwalhatiin, sambahin ang ating Panginoon. Hallelujah. At sa umagang ito, sa walang pagkaabala, marahil kayo ay nakatayo na matagal, samahan niyo ako sa pagbasa ng mga salita niya sa aklat ng Mateo chapter 22 verses 1 hanggang 14. Forgive me kung ito ay medyo mahaba at ito ay babasahin ko sa wikang Tagalog para maunawaan ng maunawaan ng lahat. At sabi dito sa verse 1, at sumagot si Jesus at muling pinagsalitaan sila ng mga talinghaga na sinasabi, tulad ang kaharian ng langit sa isang hari na naghanda ng piging ng kasalan ng kanyang anak na lalaki. At sinugo ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan sa piging ng kasalan at sila'y ayaw magsidalo. Muling nagsugo siya ng ilang mga alipin na sinasabi, sabihin ninyo sa mga inanyayahan, narito, inihanda ko na ang aking piging, pinatay ko ang aking mga baka at mga hayop at hayop na matataba at ang lahat ng mga bagay ay nahahanda na. Magsiparito kayo sa piging ng kasalan. Datapot hindi nila pinansin at sila'y nagsiyaon sa kanilang lakad. Ang isa'y sa kanyang sariling bukid, ang isa'y sa kanyang mga kalakal. At sa verse 6, at hinawakan ng mga iba ang kanyang mga alipin at sila'y dinuwagi at pinagpapatay. Sa verse 7, datapwat ang hari ay nagalit at sinugo ang kanyang mga hukbo at pinuksa ang mga mamamatay taong yaon at sinugo ang sinunog ang kanilang bayan. Sa verse 8, nang magkagayoy, sinabi niya sa kanilang mga alipin na handa na ang kasalan, ngunit hindi karapat dapat ang mga inanyayahan. Sa verse 9, magsiparoon nga kayo sa mga likuang lansangan at anyanyahan ninyo sa piging ng kasalan ang lahat ninyong masumpungan.
At nagsilaba sa mga aliping yaon, sa mga lansangan, at kanilang tinipon ang lahat nilang nasumpungan, masasama at mabubuti, at napuno ng mga panauhin ang kasalan. Sa verse 11, datapwa't pagpasok ng hari upang tingnan ang mga panauhin, ay do'y nakita niya ang isang tao na hindi nararamtan ng damit kasalan. At sinabi niya sa kaniya, "Kaibigan, ano't pumasok ka rito na walang damit kasalan?" At siya'y naumid. Sa verse 13, nang magkagayoy, sinabi ng hari sa mga naglilingkod, "Gapusin ninyo ang mga paa at mga kamay niya at itapon niya siya sa kadiliman sa labas." Diyan na nga ang pagtangis at mga panggagalit ng mga alipin sapagkat marami ang mga tinawag, datapwa't kakaunti ang mga nahirang. Let us say amen to the words of God. Tayo po ay malayong makakaupo. Hallelujah. Isang mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Yesus Kristo. At alam niyo mga kapatid, isang kagalakan na ako po ay muling nakatayo sa inyo. It's been, hallelujah, 2 months na hindi niyo ako nakita rito sapagkat sa alam niyo na ang aking naranasan sa mga nagdaang mga panahon. Ngunit, hallelujah, sa kabila ng mga yaon, mabuti pa rin ng Diyos at narito ay nakatayo. Ito'y sa biyaya niya, kaya tayo nakakapagpatuloy, purihin ng Diyos, purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. At sa umagang ito ay nais kong pag-usapan ang ating mga binasa, papamagatan ko itong Believer's Garment. Alam niyo mga kapatid, sa aking pagbulay-bulay, gaya ng ating mga naunang napakinggan, the beauty of the church, at meron ako napakinggan sa mga Bible study about the kingdom of heaven or the kingdom of God, at aking itong binulay-bulay at ito ay aking nasumpungan ang talatang ito at ang mga talatang ito. Alam niyo mga kapatid, ang kagandahan ng isang iglesia ay hinintulad ito sa isang dalaga na ikakasal at hindi lamang sa physical na pangangatawan, sa itsura nito, kung ito ay dalaga na talagang maputi, makinis at walang kapintasan, ngunit ang senaryong ito ay mayroong kasalan na dadatnan. At ang ikakasal ay siyempre dito ay mayroong damit. Kaya dapat din kung maganda ang babae, kung maganda ang bride, dapat maganda rin ang kanyang damit. Tama po ba? At ang damit ay dapat walang kapintasan din at walang any na mga mantsa. Tama po ba yun? Kaya nire-require ng Diyos hindi lamang ang magandang pananamit, kundi hindi lamang maganda ang naturalesa, kundi pati ang mga damit ay dapat din maganda sa harapan niya. At alam natin kung ang Panginoon, sabi sa Ephesians chapter 5, ang siyang naglilinis sa iglesia, ay siya rin naman na maglilinis sa damit ng bawat susutin ng bawat isa sa atin. Tama po ba yun, mga kapatid? At isang aking napakinggan, alam nyo, kahit na anong ganda ng katawan, kahit na anong ganda ng ating mga damit, sabi ng isang preacher, eh hindi pa rin masasabing maganda kapag wala yung ulo. Siguro na-imagine nyo yung babae na walang ulo tapos may magandang damit. Hindi nakikita ang kagandahan kung wala ang ulo. Alam natin, ang ulo ng iglesia ay ang Panginoong Yesus Kristo. And that is why makikita ang kabuuan ng kagandahan ng isang bride kapag ang ulo niya ay ang ating Panginoong Yesus Kristo. Kaya ang bawat isa na mga kabahagi ng katawan ng ating Panginoon, tayo ay kailangan makitaan ng kababaan or submissive sa ating Panginoong Yesus Kristo. Tama po ba yun, mga kapatid? Hallelujah. At pagpatawad nyo kung medyo mabilis ako mangungusap sapagkat marami pang sasabihin, pahintulutan ako ng Panginoon na aking itong matapos. Now, ating pag-uusapan, gaya ng aking nabanggit, Believer's Garment. No? Alam nyo, mga synonyms nito ay apparel, attire, clothes, clothing, dress, gear, raiment, vesture, wearables, cloak, and robe. No? Ang meaning nito sa dictionary, a garment is a piece of clothing. Ang isa pa sa definition niya is the things that people wear to cover their bodies. Madali lang intindihin ng mga kapatid. It's made from animal skin, fabrics or textiles, and other thin sheets of materials and natural products found in the environment put together. Alam niyo, yung mga damit ngayon ay iba, hindi na galing sa mga animals, kundi minsan ay galing sa mga plastic sa ginagawa nilang damit. Ngunit, alam natin ang purpose ng damit. Ang purpose ng damit ay
It can serve protection from the elements, rough surface, sharp stone, rush causing plants, insect bites by providing barrier between the skin and the environment. So nagsiserve ang ating damit sa as a protection. Sabi, can insulate against cold and hot conditions. So ito rin ay nagbibigay sa atin ng protection sa mainit at sa malamig na panahon. At ang clothing then or garments ay nagpo-provide ng protection sa ultraviolet radiation para hindi makapenetrate ang init ng araw sa ating mga balat. Noon, protection. At ang isa pa, clothing is used protection against injury, specific tasks, occupation, sports, and warfare. So, kahit sa mga pagdidigma, mayroong mga clothes ang ginagamit ng mga armies for their protections too. At saka yung mga atleta. No? So, ang damit ay nagsiserve sa protection. At ang sabi pa, yung mga extreme, ang damit ay ginagamit din kapag pupunta ng space. Anong ginagamit dun, Sus? Space suits, di ba? Kapag magdadive sila sa pinakamalalim, ang mga damit hindi pangkaraniwan. May mga diving suits. So, all in all, ito ay nagpo-protect sa ating katawan. At hindi lamang yon ang meaning nito, kundi meron itong mga figurative meaning. No? Meron itong sa kabila ng ito ay nagsiserve sa protection, pero meron itong behind na mga meaning. Sabi dito, ang garments or clothing ay nagre-reflect ng iyong personality. Tama po ba yun? So, hindi lamang siya protection, kundi nagre-reflect your personality. Sabi nga, the way we dress reveals who we are. Tama ba yun? So, yung mga damit na natin na binibigay the best sa Panginoon, alam natin, we dress it in a properly way kasi alam natin, inihayag natin ang sarili natin sa harap ng ating Panginoon. At hindi lamang yon, kundi ang sabi nga, makikilala mo ang isang tao sa pamamagitan ng kanyang pananabit at ng kanyang address. Aking nabasa to, ito aking nakita. Sabi, the man is known by his dress and address. So, magkasama pala yung dress and address. Bakit? Kapag yung isang tao ay masasabi natin na namit na mayroong karangyaan at inalam natin kung address niya, kung saan siya nakatira, aba, makikilala natin siya. Ay isang taong siyang na napaka, sabihin natin na mataas na tao. Sapagkat makikilala mo ang tao sa pananamit at sa kanyang address. Yun ang mga sabi-sabi, no? At sa iba pang mga paglalaad, ang sabi, an individual's dressing sense speaks volume of his character and personality. So, doon natin binibigay ang respect based doon sa kanilang way na kung paano sila manamit. Tama po ba? No? Pag mayroon tayong nakitang karangyang-rangyang mga tao, ay nagbibigay tayo ng respect sa kanila. Kasi alam natin kung ano ang personalidad nila. No, kaming mga worker before nandoon sa plant site sa mga planta, kapag meron dumating ng mga nakasuit, ng mga kakorbata, nagbibigay galang kami kasi sila yung mga bossing, sila yung mga matataas, yun sila yung mga leaders. So we give them respect based on their way ng pananamit. At alin mga kapatid, it is true. Meron isang mayaman na tao sa Amerika, nag-prank siya. Napanood ko lang to sa YouTube. Nag-prank siya. Pumunta siya sa isang finest and luxurious na restaurant. Alam natin yan, mamahalin ang mga kinakain diyan. Nagdamit siya ng damit na parang beggar, o parang mahirap, damit na natural lang. At pupunta siya doon sa loob at hinarang siya ng guard. Sabi ng guard, saan ka pupunta? Sabi, kakain ako diyan sa restaurant. Sabi ng guard, hindi po pwede. Sabi niya, bakit? May pera ko, sabi ng taong ito na nagbibiro, nagpa-prank. May pera ko, itong pera ko, kakain ako dyan sa loob. Sabi ng guard, hindi po pwede. Bakit? Sapagkat itong lugar na ito, ang kumakain lamang ay ang mga mayayaman. At ito, ang mga mayayaman ay nakasuit, nakakorbata, nakamararangyang mga damit. So in short, hindi pinapasok ang mayamang ito kahit may pera siya. Can you imagine? Now, ang ginawa niya ay nagbihis siya kung ano, sino siya. Nagdamit siya ng marangya, naglagay siya ng korbata, naglagay siya ng mga ginto sa necklace, bracelet, relo, at
Sumakay siya sa kanyang magarang sasakyan at pumarada siya sa harap ng restaurant at bumaba siya. At pagdating niya doon sa guard, ang guard ay nag-bow down sa kanya. Good morning, sir. Pasok po kayo. Sabi ng taong itong mayaman na ito, hindi mo ba ako nare-recognize? Sabi niya, no, sir. Sabi niyang taong ito, I was a beggar. Kanina, pero hindi mo ako pinapasok. Pero ngayon, nakadamit lang ako ng marangya. Pinapasok mo ako. Ano ang difference? It is the way kung paano sila manamit. So nakita niyo kung gano'ng ka-importante ang damit. No? At pinakita ng tao nito ang discrimination. Ang discrimination, ang ibig sabihin nito, ay pagpapakita ng dalawang kalagayan ng tao na isang tao ay masasabi natin hindi treatment na tama at yung isang tao ay tinitreat ng tama. So that's called discrimination. At sa pagpapatuloy, alam niyo mga kapatid, sa Bible ay gayon din naman. Sino nakakalam yan? Merong mga mananampalataya sa Bible na ganun ang way nila kung paano mag-treat sa mga mananampalataya sa loob ng iglesia. At yan ay hindi tinotolerate ng ating Panginoon. At kanyang sinaway ito. Mababasa natin yan sa James chapter 2. James chapter 2 verses 1 hanggang 4. Mga kapatid ko, yayamang mayroon kayong pananampalataya ng ating Panginoong Jesus Kristo na Panginoon ng kaluwalhatian ay huwag magtatangi sa mga tao. Sapagkat kung may pumasok sa inyong sinagoga, ang sinagoga ito yung church, ang isang tao na may singsing na ginto at may magandang kasuotan at may pumapasok namang isang dukha na may damit na hamak at inyong itangi ang may suot na damit na maganda at inyong sabihin, maupo ka rito sa dakong mabuti. At sa duka ay iyong sabihin, tumayo ka riyan o maupo ka sa ibaba ng aking tungtungan. Hindi ba kayo nagtatangin sa inyong sarili at nagiging mga hukom na may masasamang pag-iisip? See? So nakita natin dito kahit sa loob ng iglesia ay may ganoong mentalidad ng mga tao sapagat na ipapasok nila ang naturalesa nilang masasama sa kahit sa sinagoga, kahit sa iglesia. At yan ay ating alisin sapagat tayo ay hindi tinawag pa riyan kundi tayo ay dapat tumingin from the bottom ng mga puso ng mga bawat kapatiran. Hindi tayo nakatingin sa sabi nga sa Bible, sa 1 Samuel, ang Diyos ay hindi nakatingin sa panglabas, kundi sa puso. So ganun din dapat ang bawat isa sa atin. Now, pinakita ko lang ang bagay nito sapagkat ipinapakita ang kahalagahan kung paano manamit ng tama. Base sa ating binasa kanina, ating nakita na merong isang tao na hindi nakadamit pang kasalan. Sa dami ng mga naimbitahan, mayayaman, mahihirap, mabuti o masasama, lahat ay dumating sa kasalan. Ngunit merong isang hindi nakadamit na pang kasal. Anong ginawa dito ng hari? Ang ginawa ay, siya ay ginapos sa mga alipin, paa at kamay at itinapon sa labas. Can you imagine, iyan ay ang kaharian ng Diyos na hinarintulad niya sa mga disipulo, sa mga nakikinig niya. Bakit? Sapagkat napaka-importante ng damit. And I do believe kapag ang invitation ay ibinigay sa isang tao, nandyan lahat naka-specify ang sino ang ikakasal, saan lugar ikakasal, anong araw at anong oras. Tama po ba? Meron ba kayong invitation na walang gayon? At talagang mamimislead kayo. At nandun nakalagay din kung formal attire or barong or mga tinatawag natin na Philippine formal attire. So, kapag hindi nakasunod sa gayon ay merong makikitang tinatawag na kakaiba. No? At imagine ang nag-utos ng ang nag-utos nito ay ang hari. Let us say, hari ng England nag-invita sa iyo. At pumunta ka doon na anong gusto mo lamang. Hindi kaya baka doon pa lang sa gate, hindi ka napapasukin kahit may invitation ka. Sapagkat I do believe lahat yun ay nakaspecify. Now, ating ididig ang pag-aaral na yan. Ngayon, ano pa ang figurative meaning ng tinatawag na damit, sabi, can reflect beliefs of individuals and groups.
So ito yung mga religious groups, no? Alam natin yan, na-adapt nila yung certain style ng clothing ng mga religious group. Siguro alam niyo yan, no? Merong mga pag mananamba, lahat ng mga religious believers ay nakalahat nakaputi. So ewan ko kung nakakaalam niyan. Siguro yung iba, yung mga kulto, yung iba nakakulay pula. So may mga weird na mga clothings, pero pinapakita nila kung gano'n sila katapat or doon sila sumasampalataya sa isang religious belief. So, sabi dito, can represent also your culture. Again, ang damit ay nagre-represent din ang ating culture. Ano ba yung culture? Sometimes, ang mga dati, ang mga Indiano at saka mga Indiana, kapag sila ay nagbibenta ng mga gamit at naniningil sa atin ang mga 5-6, sino ba nagpa 5-6 dito, nakikita natin ang way nila kung paano sila manamit. Yung iba ay mahaba, kahit lalaki, mahaba yung pinaka-robe, tapos nakapantalon na medyo maluwang. Sino bang nakakita niyan? At ang kulay ay kulay orange, kulay pink. So lalaki yun. Pero ganun ang kanilang kultura ay na-adapt nila kahit saan sila mapunta. Pumunta sila ng US, ganun sila kung paano manamit. Pumunta sila ng Pilipinas, ganun din sila paano manamit. So, makikita natin sila at makikilala natin sila. Na sila ay mga Indian, mga galing sa mga India. Ang mga taong yaan. It's the same way sa mga Chinese people. Diba? Kung paano manamit, ay alam natin, ngayon hindi natin ma-distinguish, pero kung pupunta kayo sa mga Chinatown, ma-distinguish mo kung sino sila. At ang Chinatown ay napakarami, kahit sa bansa merong Chinatown. Sabi na ng isang nagbiro, merong isang Chinatown, isang bansa na walang Chinatown. Sabi, ano yun? Edi yung China. Wala naman town ng Chinatown sa China eh. So, ibig sabihin, lahat ng bansa ay merong Chinatown. At ang lahat ng mga tao doon sa China na pumunta ng ibang bansa at nandoon sa town, they speak the way they speak. They clothe the way they clothe. At sila ay hindi nahihiya. Ang totoo niyan ay iniimpluensyahan pa niya yung mga karakit ng mga ibang mga lahi. It's the same way in the kingdom of heaven. Ang kingdom of heaven, ang gusto niya, i-colonize ang earth. Ang kultura ng langit ang gustong makita sa mundo sa pamagitan ng bawat isa sa atin. They talk the way God's talk. They behave like God's behave. Sapagkat ang ituturo ng kaharian kung ano ang umiiral sa kanya. At nananamit ang kaharian base sa namit na kagustuhan ng hari. And I do believe kung paano kayo nanamit, that is the revelation na iyong inihayag ng Diyos sa inyo. At yan ay nagmamatters. What else? Ang sabi, ang clothes reflects what kind of spirit we have. That's true. Sapagkat merong mga tao nakakatakot sapagkat parang ang ginagawa nila, dinidisplay nila kung sino ang espiritu na nag-iimpluwensya sa kanila. Imagine ang kanilang mga damit, may mga bungo, may mga sungay. What is that? An evil spirit influenced their life at ang kanilang way ng pananamit ay kanilang minamanifest, inihahayag. Merong kwento si Brother Branham na merong mga Christian believer na pumunta ng Rome. At ang sabi ng nagmamasid doon, sabi niya, mga turist na mga Amerikana, manamit kayo ng tama, huwag niyong ipakita ang inyong mga katawan, dibdib, dito sa loob ng sambahan. Can you imagine? Sabi ni Brother Branham, what kind of spirit na meron ang Amerika? At yan ay nakakapag-influence. At imagine kahit ang mga tao dito sa Pilipinas, ang mga ina-idolize, ang mga pinapanood ay yung mga Americans passion. At kung paano sila nananamit, ay gayon din ang nire-reflect ng mga Pilipino dito sa ating bansa. So, kung ito'y gagawin natin spiritual, if you have the Spirit of God, is the same way na yung ire-reflect ay ang Espiritu Santo sa iyong buhay. Tama po ba? Ayun ang makikita. At it must be na dapat mahayag sa bawat atin. Sapagkat that is your faith.
ang way kung paano ka manamit, kung paano ka kumilos, kung paano ka magsalita, that is the act of faith. Sapagkat kung ano yung narinig, ipinamumuhay mo lamang. What else? Ang pananamit daw speaks about your authority or duty. Tama po ba? Pag may nakita tayong police, makikilala natin na police sila at alam natin kung ano ang kanilang gagawin. Tama po ba? Pag nakita natin ang doctor, makikilala natin sila dahil alam din natin kung ano ang kanilang gagawin. At alam niyo mga kapatid, ang mga tao na nandoon sa mga court o sa mga korte, alam niyo na ba na nagdadamit sila ng kakaiba? Nung unang panahon, meron silang damit na sinusuot at meron pa silang wig na nilalagay sa kanilang ulo. At nagre-represent yan na meron silang authority na mag-judge ng o maghatol sa mga bawat nakikita ang inaasukuhan ng mga tao. See? So nakikita ang duty or authority ng isang tao kapag sila ay nananamit. Now, ano kaya ang damit ng mga believers? Mayroon nagsasabi, itong damit ko ay ito yung tamang damit ng believers. Diba? Pinagmamalaki mo yan. Ngayon, pupunta tayo dyan maya-maya at titingnan natin kung ganong katotoo, kung paano ka manamit, yan ba ay talagang inihayag sa iyo ng Diyos. Hallelujah. Now, sabi ko nga, madali natin makilala ang mga tao based on their way kung paano sila manamit at sa kanilang mga duties. At about a Christian, sinatanong natin kung paano kaya sila manamit at ano kaya ang duties sa mga Christian. Sino nakakaalam? Nag-usap-usap kami ng mga brothers. Ang mga brothers ay may kanya-kanyang mga tungkulin. Duties is tungkulin. Meron silang ginaganap. Ngunit kapag hindi natin nakikita sila sa kanilang ginagawa, hindi natin mapagkikilanlan kung sino sila. Meron sa Bible, kung ikaw ay tinawag upang magbahagi ng mga salita, ay gawin mo ang pagbabahagi ng pinakamainam para sa Panginoon. Kung ikaw ay pinagyan ng pagkakaloob sa pagbibigay, pagtulong, bigay mo ang pinakamainam na pagbibigay sa biyaya ng Panginoon. Pero may mga iba na hindi ginagawa ang kanilang mga duties at hindi natin sila mapagkikilanlan. Sa loob yan ng iglesia, mga kapatid. Alam niyo, mga kapatid, kung ikaw ay tinawag bilang isang maging musicians, gagawin mo ang pinakamainam na pagtutugtog at makikita yan sa araw-araw ng iyong pamumuhay. Yan ang hindi maiaalis sa iyo. Diyan ka tinawag, diyan ang passion mo, and diyan ang iyong pamumuhay. That is your duty. Ginagawa mo ito sapagkat ito ang iyong duty. Now, maraming mga bagay at lahat yan ay hindi natin ma-specify. Ngunit, kukuha lang ako ng pinakabuod. Sa Ecclesiastes chapter 12, ang kahuli-hulihan chapter ng Book of Ecclesiastes sa Old Testament, sabi dito sa chapter 12, verse 13 hanggang 14, ang sabi dito, ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. So yun pala. Sa lahat ng mga aking mga sinabi, mga kaloob, ngunit isang bagay ang ating dapat nating gawin, matakot sa Diyos at sundin ng lahat ng kanyang inuutos. Sa ERV version, sabi dito, let us hear the conclusion of the whole matter ng Book of Ecclesiastes, ang isang matalino naghahayag ng salita. Fear God and keep His commandment, for this is the whole duty of man. So I think alam na natin kung anong whole duty ng bawat isa. Fear God at keep His commandment. So now, kung yan ay ating ginagawa, yan ay mahahayag sa ating sarili at yan ay makikita. So that is the figurative meaning ng dress or ng clothes or ng garments. Hallelujah. Now, sa pagpapatuloy, siguro mas magandang pag-aralan natin saan ba yung nag-originate. Alam natin na naglikha ang Diyos ng mga hayop, at ang lahat-lahat ay nilikha ng Diyos, pati ang tao ay kanyang nilikha. Tama po ba? Nakita niyo ba ang hayop na merong damit?
Wala. So ang unang tao, bago sila ay magkasala, bago pa lang ha, ibig sabihin, hindi pa sila nagkakasala, sila ay naked, hubad. Basahin natin ang Genesis chapter 2, verse 23 hanggang 25. And Adam said, "This is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman, because she was taken out of man. Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh." So verse 25, "And they were both naked, the man and his wife, and were not ashamed." That is the original ng disenyo ng Diyos sa lahat ng kanyang mga nilikha, mapahayop o mga tao, na walang damit. Nakita natin ang aso, nakita natin ang pusa, ang tigre, ang leon, ang elepante, walang mga damit yan. Ganyan din ang tao nung panahon bago sila ay magkasala. Now, nung nagkasala ang tao, dito na ngayon pumasok ang idea ng damit. Sabi sa Genesis chapter 3, verse 6 hanggang 7, and when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and the tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof, and did eat, and gave also unto her husband with her, and he did eat. And the eyes of them both were opened, and they knew that they were naked. And they sewed fig leaves together and made themselves apron. Nagkaroon sila ng kamalayan o nabuksan ng kanilang kaalaman na sila ay hubad. Dahilan sila ay hubad, ang ginawa nila ay nagtahi ng dahon at kanilang itong sinuot. At ang tawag dito ay apron. Alam niyo ba ang mga nagluluto, ang apron? Ang apron ay ang damit lang ay ang nakatakip yung harap at tinatali lang ito sa wrist o sa waist. Ganun, apron. At hindi na ako magpapatuloy pa sa mga iba, hindi tayo pupunta dyan. Ngunit pagpunta dito sa Genesis chapter 3, verse 21, ang sabi dito, "Unto Adam also and to his wife did the Lord God make coats of skin and clothed them." Sino ang gumawa ng unang damit para suotin ng tao? Ay ang Diyos. Sa nagmula sa coats of skin ng animal. Sa malahibo ng animals. At clothe them. Pag sinabing clothe them, ito ay sinaplutan. Harap at likod. May isang figurative kung paano nila ito. Halimbawa, parang robe sa mga babae, nagro-robe, parang bathrobe. Hanggang tuhod, ganun daw ang unang ginawa ng damit ng Diyos. Now, makikita natin ang dalawang idea. Una ay ang idea ng tao, hindi katanggap-tanggap sa harap ng Diyos. Ano yung idea ng tao? Magtahi ng apron. Hindi yan karapat-dapat sa harapan ng Diyos. And thus, ang Diyos ang gumawa ng damit. O sige, gento ang damit na dapat niyong suotin. And generation up to generation, at nagkaroon ng mga innovation ang tao, at dumating ang panahon, pumili ang Diyos. Among sa maraming mga tao, alam natin kung anong pinili niya ang Israelites, and among Israelites, pumili siya ng mga priest. Tama po ba yun? Sabi dito sa Exodus chapter 28, verse 1, "At ilapit mo sa iyo si Aarong iyong kapatid at ang iyong kanyang mga anak na kasama niya mula sa gitna ng mga anak ni Israel upang makapangasiwa sa akin na katungkulang saserdote. Si Aarong, si Nadab at si Abiu, si Eleazar at si Itamar at ang mga anak ni Aarong. At igawa mo ng mga banal na kasuotan si Aarong iyong kapatid sa kaluwalhatian at ikagaganda." Sa English, "for glory and beauty" ng isang tao sa harapan ng Diyos, yung binigyan ng instruction ng Diyos na dapat itong gawing damit. At sabi sa verse 3, "Iyong sasalitain ng lahat ng matalino na aking pinagpupuspos ng diwa ng karunungan na kanilang gawin ang kasuotan ni Aaron upang siya italaga na siya ay makapangasiwa sa akin sa katungkulang saserdote. At ito ang kautusan
kasuotang kanilang gagawin, isang pectoral, isang epod, isang balabal, isang tunika na itinahing, guhit-guhit na inanyo ang parisukat, isang mitra at isang pamingkis at kanilang igagawa ang mga banal na kasuotan si Aarong iyong kapatid na ang kanyang mga anak upang makapangasiwa sa akin ng katungkulang saserdote. So merong pinili ang Diyos among sa mga pinili niya sa Israelites ang mga saserdote. For what purpose? To serve Him. To serve the living God. At ang pinili niyang saserdote ay dapat merong damit base sa kaniyang wisdom. At binigay niya ito kay Aaron. Tinawag niya ang pinakamagaling, pinakamahusay, magaling na may wisdom sa pagtatahi upang gawin kung ano ang pinapasabi na damit ng kagustuhan ng Diyos. And that is for their glory and their beauty. Sa harapan ng Diyos, sila ay maluwalhati. Sila ay maganda. At we are speaking about ang damit na literal. Tama po ba? At we are talking about ang mga pinili ng Diyos Israel na literal na Israelites. Tama po ba? At sa New Testament, meron din pinili ang Diyos na mga pagkasaserdote na maglilingkod sa Kanya. Sino yon? Wala akong nakitang kamay, kundi ang aking kamay lang nakataas. And I do believe I am a chosen generation. Hallelujah. Basahin natin ang 1 Peter chapter 2, verses 9 hanggang 10. Datapwat kayo'y isang lahing hirang, isang makaharing pagkakaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring salili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang karangalan ninyong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kaniyang kagilagilas na kaliwanagan. Na nang nakaraang panahon ay hindi bayan, datapot ngayon bayan ng Diyos, na hindi nasipagkamit ng awa, datapot ngayon ay nagsipagkamit ng awa. So meron pinili din ang pagkakaserdote in the New Testament ang Diyos. Of course, kung may pinili siya, meron din siyang bibigyan na damit. Ano kaya ang damit ng mga mananampalatayang ito? Ng pagkakaserdote na maglilingkod sa ating Diyos. It's the same way makikita natin sa Book of Revelation chapter 1, sa verse 5 hanggang verse 6. At sabi dito, Revelation chapter 1 verse 5 hanggang 6, at mula kay Jesus Kristo na siyang saksing tapat na panganay sa mga patay at pangulo ng mga hari sa lupa na doon umibig sa atin at sa nagkalag sa atin sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kaniyang dugo at ginawa tayong kaharian mga saserdote sa kaniyang Diyos at Ama. Sumasa kanya nawa ang kaluwalhatian at ang paghahari magpakailanman siya nawa. See? Meron pinili ang Diyos, may pinili ang Panginoon na magsiserve para sa buhay na Diyos na may pagkakaserdote. At ang kanyang pipiliin ay mananamit na ayon sa kagustuhan niya. At hindi sa kagustuhan ng tao. I want to emphasize that. Sapagkat kung ang saserdote ay haharap na hindi na ayon sa kanyang kalooban, anong gagawin ng Diyos? Kung ang hari na nakita niya na hindi nakadamit pang kasalan ng isang tao, ang ginawa niya ay ginapos ang kamay at paa at pinatapon niya sa alipin sa labas ng kanyang kaharian. So napaka-importante pala ng damit na yan. What is the believer's garment? Ano yung damit na yan na pinating pinag-uusapan ngayon? Hallelujah. Now tayo magpapatuloy. Dumating ang panahon, in the first coming of our Lord Jesus Christ, punta tayo sa Matthew chapter 6, verses 25 hanggang 33. It is a familiar verses. Ang sabi dito sa verse 25, kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay kung ano baga ang inyong kakanin o kung ano ang inyong iinumin. Kahit ang inyong katawan, kung ano ang inyong daramtin, hindi baga mahigit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? So now, ang Panginoon ay nagdi-discuss about na huwag kayong maging anxious o mabalisa sa mga bagay na ito.
Napagkat ang tao, nung alam niya, dapat ang damit ko ay karapat dapat sa harapan ng Diyos. Kaya ang mga tao noon, ang iniisip nila ay patungkol sa pananamit na tama, pagkain na narapat para sa kanilang buhay. Dito sa verse 28, at tungkol sa pananamit, bakit kayo nangababalisa? Wariin ninyo ang mga liryo sa parang kung papaanong nagsisilaki, hindi nagpapagal ni nangagsusulid man. 29, gayon may sinasabi ko sa inyo, na kahit si Solomon man, sino si Solomon? Sino si King Solomon? Siya yung pinakamayaman, pinakamarunong, full of wisdom sa panahon niya. Ang sabi dito, sa buong kaluwalhatian niya ay hindi nakapagayak na gaya ng isa sa mga ito. Ngunit, sabi sa verse 30, kung pinararamta ng Diyos ng ganito ang damo sa parang, na ngayon ay buhay at kinabukas ay igaginagatong sa kalan, hindi baga lalo na kayong pararamdam niya o kayong mga kakaunting pananampalataya. At talon tayo sa verse 33 to save time. Ang sabi dito, datapwat, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Makita rin natin itong passages na ito sa Book of Luke chapter 12. Ngunit sa book chapter 12, verse 32, ang sabi dito, huwag kayong mga takot munting kawan sapagkat nakalulugod na mainam sa inyong ama ang sa inyo ibigay ang kaharian. Ito'y kaluguran ng Diyos na ibigay sa atin ang kaharian. Ngunit alam na ba natin, ang bagay na yon, ang damit na yan, ang katwiran na yan ay ibibigay ng Diyos. Tayo magpapatuloy. Now, balik tayo sa ating topic, sa Matthew chapter 22. Mabilis po ba, mga kapatid? Nasusundan niyo po ba? Okay, maraming mga nailagay, kaya lobby ng Diyos na aking ito matapos sa tamang oras. Una sa lahat, sa Matthew chapter 6, ipinakita ng ating Panginoon ang kaharian ng Diyos ang dapat nating unahin. Tama po ba? And His righteousness. At kung babalik tayo sa Matthew chapter 22, ang ating Panginoon ay nagbigay ng isang talinghaga. Na ang sabi niya, ang kaharian daw ng langit ay tulad sa isang hari na naghanda ng piging sa kasalan. Now, madali natin maunawaan kung anong kaharian na tinutukoy ng ating Panginoon na unahin na dapat natin. At hinalimbawa niya ito sa wedding banquet sa English. Ang mga karakter dito sa parable ay madali natin masundan. Una ay ang hari. Pangalawa, anak ng hari. Pangatlo, alipin ng hari. Pang-apat, ito yung mga invited people ng hari. O ito yung ine-expect niya, na ito yung alam niya, na ito yung pinagbigyan niya ng imbitasyon. Nakilala niya. Ngunit, yung mga kilala niya, yung expected ng mga tao na dapat nadadalo sa kasalan ay hindi dumalo. Ni-refuse ang invitation. At ang sabi niya sa mga sumunod na alipin, sabihin mo na patay na. Patay na ang mga guyang bakang, matatabang mga pagkain, nakahain na. So, in short, luto na. Kakainin na lang. Pupunta na lang kayo para kumain. Anong ginawa ng mga invited guests na ito? Alam nila eh. Ngunit ang sabi niya, hindi na muna. Ito muna ako, gagawa ng aking gawain. So, ang hari ay nagsabi, ang mga inimbitahan ay hindi karapat-dapat sa piging na ito. And that is the reason he extended the invitation na kahit sino na lamang. Alam niyo, nakalagay sa ibang salin, street corners. Kung sino na lang makita ng mga alipin. Mahirap man, mayaman man, masamang tao man, mabuting tao man, welcome sa handaang ito. So yung pangalawang guest ay hindi expected ng hari. Hindi niya kilala. Ngunit in-extend niya ito para makain ang kanyang inihanda para sa kasalan. Napakapangit siguro, no? Na dahilan sa karamutan mo, yung mga tao na hindi nag-imbita ay hindi mo ipapakain kanino man. Masasayang. And that is why he extended the invitation kahit sa sino na lang.
Ngunit sa hindi magandang pangyayari, gaya ng ating nabanggit, mayroong isang tao na hindi nakadamit pangkasalan. Sabi dito, sa dami ng mga inihain, sa dami rin ng mga tao na pumunta, mayroong isang tao. Can you imagine that? Hindi siya nakapag-observe, no? Nakapag-kumpara na karapat-dapat ba ako dito? Hindi siya nagkumain pa doon sa loob ng kainan. At nakita siya ng hari. Now, tatanungin natin. Ako'y nagtatanong sa mga ganito, bakit kaya hindi siya nakapagdamit na pangkasalan? Ano kayang rason? May pumasok sa aking isipan na tatlo. Una, dahilan sa pagmamadali. Kasapagkat ang panahon ay nagmamadali. All things are ready. Luto na ang pagkain. At wala na siyang time maghanap ng damit niya, kaya siya ay pumunta roon. Pangalawa, ang aking naisip, siguro dahilan siya ay hindi ganun ka-edukado. Hindi niya alam kung anong tamang damit na pangkasal. Marahil ito ay napunta ang mga alipin na mga giimbita, napunta sa pawiin natin sa isang baryo na hindi ganun ka-edukado at hindi nila alam kung anong uri ng mga type ng damitan, pagkasalan. Sabi nga nila eh, what is wedding dress for me, that not wedding dress for you. Pumunta ka ng ibang baryo sa mga liblib na lugar, ibang way nila paano manamit. Marahil itong taong ito ay gayon din ang alam niya. Baka itong damit ko ay ito yung tama kasi ito yung aking nakagisnan. At ang pangatlo, o baka sinasadya niya na pumunta sa isang handaan, sa isang piging na hindi nakadamit pangkasalan kahit na alam niya. So may tatlo kong pag-iisip, pagbulay-bulay dito. Ngunit alam niyo mga kapatid, istrikto ang hari. Kung hindi mo alam, dahil kawalan ng edukasyon, hindi mo alam ang tapang proper attire, sabi sa Hosea chapter 4, verse 6, my people are destroyed because they have no knowledge. They don't have any revelation. But that is not an excuse kung hindi mo alam. Well, ang taong ito ay kahaba-haba sapagkat siya ay naitapon doon sa kaharian ng Diyos o sa kaharian ng hari. So the same way, kung ito ititipon natin sa kaharian ng Diyos, sa kaharian ng langit. Sapagkat kung sa kaharian ng hari ay merong tinapon dahilan sa damit, for sure sa kaharian din ng langit, sa kaharian ng Diyos ay merong itatapon, ay aalis. Kahit siya ay nakapasok na at nandun sa pigingan na. Sapagkat ang nagmamatters, ang damit. I hope na nasusundan niyo ako mga kapatid. Alam niyo, gusto kong magbigay ng istorya para ito ay ma-illustrate kung ganong katotoo. Ang lack of knowledge or ignorance. Nung ako'y nagtitraining para sa call center noon that time, sabi ng trainer namin, meron akong kukwentong nakakatuwa. Sabi ng trainer, sabi niya sa mga trainee, ng mga nakaraang mga trainees, sabi niya, okay class, okay, ang tawag nila, guys, okay guys, sa last day natin, magdadamit tayo ng formal dress at tayo magkakaroon ng mock interview. So merong mga tao na nakapakrinig, oh sige, formal dress. At nagdamit sila ng formal base sa kanilang pagkakaalam. Sabi ng instructor yun, ha. Tapos nabigla sila na may pumasok doon sa training room na yung babae na trainee nakasuot na nakagown. Marahil ito ay debut, nung nagdebut siya, yun ang kanyang sinuot. At ang pagkakaalam niya, yun ang formal. Honestly, hindi alam ng babaeng ito kung ano ang formal dress pag sa mga training. And that's the reality. Ang ginawa ng babaeng yun, nung nakumpara niya ang kanyang sarili, nakakaiba siya. Ang ginawa niya, lumabas ng training room, pumunta ng CR at nagdamit kung paano siya nagdamit na hindi pang-formal. Pero sabi ng trainer namin, natapos din naman niya ang training or ang session na kumpleto naman niya. Pero sabi niya, okay guys, magkakaroon tayo ng formal dress ha, except gown para sa mga babae.
So in-specify niya na para hindi ma, para hindi tularan. Nakakahiya, no? Kasi hindi niya alam. Pero alam niyo ba, mga kapatid, dumating sa Laodicean Church na sinasabi na sa Laodicean Church, ako ay mayaman. Basahin natin, Revelation chapter 3, verse says 14 hanggang 17. At sa anghel ng iglesia ng Laodicea ay isulat mo ang mga bagay na ito'y sinasabi ng siya nawa, ng saksing tapat at totoo, ng pasimula ng paggalang ng Diyos. Nalalaman ko ang iyong mga gawa, na ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit, kaya sapagkat ikaw ay malahinga ay hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita. Sa verse 17, sapagkat sinasabi mo, sino ito? This is the Church of Laodicean. Sinasabi nila, alam mo ba ang Laodicean ay sakop ng panahon natin? Sinasabi natin, ako'y mayaman at nagkamit ng kayamanan at hindi ako nangangailangan ng anuman. Yan ang sinasabi ng Church of Laodicea sa panahon natin. Hindi ito mga unbelievers, but this is the believers. At ang sabi ng Panginoon, at hindi mo na nalamang ikaw ang aba, ang maralita, at dukha, at bulag, at hubad, sabi ng Panginoon. Sa paningin niya, hindi ka nakadamit ng tama. Yung inaakala natin sa Church ng Laodicea na tama ang ating damit, we're not talking about literal, kundi we're talking about spiritual, pero sa paningin pala ng Diyos ay hindi tama. Paningin pala ng ating Panginoon na hindi tama. Ngayon, nag-isip ako, sino nagsabi sa Church ng Laodicea na ang kanilang damit ay tama sa harap ng Panginoon? Bakit sila nagpatuloy? Sapagkat kung sila ay makokorek agad na mali ang kanilang damit, of course, magpapakorek. Ngunit kung merong nakapag-deceive sa kanila, magpapatuloy yan ng way kung paano sila nananamit, kung paano sila gumagawa. So, in short, ang panahon ng Laodicea is the deceived church. Akala nila tama ang kanilang damit, pero sa harapan ng Panginoon, sila ay hubad. Nakakatakot, no? Sinong nagturo sa kanila na tama ang kanilang damit sa harapan ng Diyos? Sino nagsabi na tama ang kanilang damit sa harapan ng Panginoon? Sino? At ang sabi ng Panginoon, kayo'y hubad, dukha, maralita. We're talking about ang damit because ito yung nagmamatter sa ating panahon. Alam niyo mga kapatid, in the last days, maraming mga ng mga madadaya. Sign of the end of the age. Basahin ko na lang ang Matthew chapter 24 verse 4. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong maliligaw ninuman. Sapagkat marami ang magsasiparito sa aking pangalan na nagsasabi, ako ang Kristo at ililigaw ang marami. Verse 11, magsibangon ang maraming bula ang propeta at kanilang ililigaw ang marami. See? They were deceived. Sapagkat na tayo ay nandito na sa panahon na deceive age. The last age. The Laodicean age. Matthew chapter 7, sabi doon, Panginoon, Panginoon, kami ay nagpagaling. Kami ay nagpropesiya sa pangalan mo. Sabi ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala. Well, nakakatakot. Yung inaakala mo na tama ang pananamit mo sa harapan ng Panginoon, ayun pala, hindi. Mas maganda siguro magsangguni tayo personally sa ating Panginoon. Panginoon, tama ba ang aking way ng pamumuhay o pananamit sa harapan mo? Sapagkat kung hindi, itama mo. Mahirap magpatuloy na inaakala mo na tama ka, pero yun pala sa paningin ng Diyos, ikaw ay marilita, dukha at hubad. Hallelujah. And that is the reason it matters. At ibanggitin ko na kung anong damit na yan. At pinayo rin naman sa Laodicean age, Revelation chapter 3 verse 18, sabi ng ating Panginoon, ipinapayo ko sa iyo
na ikaw ay bumili sa akin ng gintong dinalisay ng apoy upang ikaw ay yumaman. So meron palang solusyon. At sabi ito, bumili ka rin sa akin ng mapuputing damit upang iyong maisuot, upang ikwag mahayag ang iyong kahihiyang kahubaran. Bumili ka sa akin ng pangpahid sa mata na ipahid ang iyong mga mata upang ikaw ay makakita. What does that mean na bumili? Isang alam ko, pag bumibili ako, pabili nga ng candy, bibigyan ako ng candy at kukunin ko yung candy. What does that mean? Inireceive ko yung item na binili ko. And that is the reason. Kung magpapatuloy tayo sa pagbasa, Revelation chapter 3 verse 20. Narito, ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sino man ay dumirinig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at kahapong kasalo niya at siya ay kasalo ko. What does that mean? To receive Christ in your life. Ngunit siya ang nag-i-initiate kumatok. Ihintayin mo lamang siyang pagbuksan. Alam niyo mga kapatid, may nag-illustrate nito ng isang pintor. Revelation chapter 3 verse 20. Pinintura niya ang pinto at ang sabi, napakaganda ng mga criticizer, sabi, napakaganda ng pinto na yung pininta na pintor. Ngunit merong kulang, walang doorknob sa labas ng pinto. Sabi ng pintor na ito, ang taong nasa loob lamang ang merong karapatan na magbukas ng pinto. At ikaw yon, at ako yon. Ang Panginoon ay nais na pumaroon sa iyong buhay. Maghari sa iyong buhay. Maging hari na totoo, maging realidad ang katotohanan sa iyong buhay sa pamamagitan niya. Yan ang nais niya. Tumutuktok siya. But what you can do, pagbuksan mo. I-receive mo si Christ. Ang ating Panginoon ay siya yung salita. I-receive mo ang kanyang salita. Tanggapin mo ang kanyang salita. Si Juan, kanyang niningoya at nilunok ang salita na kanyang tinanggap. At gayon din ang bawat isa. O mapait yan sa tiyan. Masakit yan. Pag sinabi ng salita ng Panginoon, huwag yan. Maiiral ang dalawang kasuotan. Kasuotan mo o kasuotan niya. Kagustuhan niya o kagustuhan mo. Remember, to receive Christ, ayan ang iyong damit. Basahin natin. Galatians chapter 3, verse 26. Sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Sapagkat ang lahat ng nasa inyo ay binautismuhan kay Kristo ay ibinihi sino? Si Kristo. Walang magiging Hudyo o Grego man, walang magiging alipin o mayaman man, walang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. At kung kayo'y kay Kristo, kayo'y mga binhi ni Abraham at tagapagmana ayon sa pangako. Minsan pa, sa Romans chapter 13 verse 14 na lamang, sabi dito, kundi bagkos isakbat ninyo ang Panginoong Jesus Kristo. Isakbat means to put on. Isuot nyo at huwag ninyong paglaanan ng laman upang masunod ang inyong kalayaan noon. Ito pa mga kapatid, Colossians chapter 3 verses 1 hanggang 4. Kung kayo nga ay muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas na kinanuroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa taas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa, sapagkat kayo'y nangamatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. At sabi sa verse 4, pagka si Kristo ang ating buhay ay nahayag, ay mahahayag rin nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. Ano ang kaluwalhatian in the Old Testament sa mga saserdote? Ang damit na inutos ng Diyos kay Moses na gawin para kay Aaron. That is the beauty and glory ng tao na pagkakaserdote. Ngunit sa New Testament, ang beauty and glory ang pagkahayag ni Kristo sa ating buhay.
Hallelujah. Oh, marami pa mga bagay. Basahin pa natin 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Kaya't kung ang sinumang na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito'y sila'y pawang naging mga bago. Sino ngayon? Hallelujah, ang nabubuhay sa iyong buhay. Yan ay in-emphasize ni Apostol Pablo. Galatians chapter 2 verse 20. Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo nabubuhay sa akin. Sino ngayon ang masasabing nagmamaneuver ng iyong buhay? Si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito ay sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. See? At ang gusto ng Panginoon, hindi lamang pumasok sa iyong buhay, kundi siya'y mahayag sa iyong buhay. Diyan magpapaumpisa, if you receive Christ at iyong sinampalatayanan siya, ang kanyang mga salita, mahayag din naman si Kristo sa iyong buhay. And that is the glory ng mga believers. Sa pagpapatuloy pa, sabi dito sa 1 Peter chapter 3, ito ay inantulad sa mga kababaihan, na huwag sa labas, chapter 3 verse 3, na huwag sa labas ng kanilang paggayak na gaya ng pagpapahiyas ng buhok at pagsuot ng mga hiyas na ginto o pagbibihis ng marangal na damit, kundi ang sabi sa verse 4, ang pagkataong natatago sa puso. Sino yung tao na nagtatago sa iyong puso? Kung sino yung tinanggap, siya dapat ang lumabas. Na may damit na walang kasiraan, espiritong maamo at payapa na may malaking halaga sa paningin ng Diyos. Yan ang maganda sa paningin ng Diyos. Sino yan? Ang sino ang iyong tinanggap? Rather, paano ko mahayag si Kristo? Eh, hindi mo pa nga tinanggap. Sabi sa kaharian ng Diyos, walang makakapasok sa akin. Liban na mabautis, o kaharian ng Diyos, maliban sa mabautismuhan at ng tubig at ng Espiritu. So, malalim na mga bagay, ngunit hindi ako magpapatuloy, ang oras ay nagmamatulin. At gaya ng ating pinag-uusapan sa Ephesians chapter 5, na ang glory ay gagawin ng ating Panginoon, sabi sa verse 26, upang kaniyang pakabanalin ito na nilinis sa pamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita. At sa pagpapatuloy, kung titingnan natin ito ng mas malalim na ito'y kasalan, makikita natin ang Revelation chapter 19, verses 6 hanggang 8. And I heard, this is where in the voice of great multitude, and as the voice of many waters, as the voice of mighty thundering, saying, Hallelujah, for the Lord God omnipotent reigneth. Let us be glad and rejoice and give honor to Him, for the marriage of the Lamb is come. And His wife hath made herself ready. And to her was granted that she was should be arrayed in fine linen. Anong damit na isinuot sa kanya? Fine linen. Clean and white. Kanina ang Ephesians chapter 5 nagpapatungkol sa isang kalagayan ng isang ikakasal na bride, a church, na maluwalhati, na walang wrinkles, walang spot, na malinis. At ito naman ang kanyang damit. Binigyan siya ng damit with fine linen, clean and white, for the fine linen is the righteousness of the saints. It is the righteousness of the saints. Ano ba itong righteousness of the saints? Alam niyo mga kapatid, akin itong pinag-aralan, sabi sa mga ibang pag-aaral, ito ay mga gawa ng mga righteous. Yes, tama. Yun naman ang definition niya. Ngunit, nag-isip-isip ako nung sinabi ng ating Panginoon sa Matthew chapter 5, verses 17 hanggang 20, ang sabi dito, Think not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy but to fulfill. For every I say unto you till heaven and earth pass, one jot or one little shall no in wise pass from the law till all be fulfilled. Whosoever therefore shall break one of these least commandments and shall teach men so, he shall be called the least in the kingdom of heaven. But whosoever shall do and teach them, the same shall be called great in the kingdom of heaven. At pinasok ng ating Panginoon ang ganitong statement.
Sabi sa verse 20, "For I say unto you, that except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribe and Pharisees, you shall na no case enter into the kingdom of heaven." Nagbigay siya ng illustration. Ngayon, alamin natin kung ano yung righteousness ng scribe and priest or ng Pharisees. Alam nyo, nung aking itong pinag-aralan, tingnan ko ang ibang translation. Ang sabi ng CEB version, "You must obey God's commandment better than the Pharisees and the teachers of the law obeyed them. If you don't, I promise you that you will never enter to get into the kingdom of heaven." Sa God's Word translation, "I can guarantee that unless you live a life that has God's approval and do it more faithfully than the scribes and Pharisees, you will never enter into the kingdom of heaven." So ano yung pinapakita dito? Yung pagsunod. Yung pagiging matapat. Ang gawa ng mga righteous saints ay hindi nakabase sa kanilang kaisipan, kundi ito'y nakabase kung anong sinabi ng Panginoon. Katulad ng mga Pharisees at ang mga Sadducees, sila ay faithful sa kautusan. Can you imagine si Paul? Nagawa niyang ipapatay ang mga believers sa time niya dahilan sa pananampalataya niya sa kautusan. Ganun siya katapat, ngunit siya ay bulag. Ngunit nung ang Panginoon ay na-encounter niya papuntang Damascus, inihayag kung sino ang Panginoon sa buhay niya. Hallelujah. At naging faithful siya hanggang doon sa kamatayan. Ganun ka-faithful ang sabi ng Panginoon. And that is the reason, hindi maikakaila. Kung babalik natin sa Matthew chapter 5, verse 18, ang sabi ng ating Panginoon, "For verily I say unto you, till heaven and earth pass, one jot or one little shall in those who no wise pass from the law, till all be fulfilled." Sabi 17, sabi niya, "Think not that I have come to destroy the law or the prophets. I come to destroy but to fulfill." Yun ang ginagawa ng ating Panginoon. At yun din ang marapat na gawin ng mga believers sa panahon natin ngayon. At sa pagpapatuloy, ang John chapter 14 verse 23, ang sabi dito, sumagot si Jesus at sinasabi sa kaniya, "Kung ang sino man ay umiibig sa akin, ay kaniyang tuparin ang aking salita at siya'y iibigin ng aking ama at kami papasa kaniya at siya'y gagawin naming tahanan." 24, ang hindi umiibig sa akin na hindi tumutupad sa aking mga salita at ang salita ni inyong narinig ay hindi akin kundi sa amang nagsugo sa akin. At ang bagay na ito'y sinasalita ko sa inyo samantalang ako'y tumatahang kasama pa ninyo. Sabi sa verse 26, "That of what ang mga aliw sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo nagsusugo, nasusuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat ng nasa inyo ay aking sinabi." Now, pumasok ngayon ang Espiritu. Kung babalik tayo sa Revelation chapter 3, ang sabi doon sa Laodicean, sa huling phrase o huling talata, "Hear what the Spirit said to the church." Sino ngayon na nagsasalita? Ang Espiritu. Ang ating Panginoon in the form of the Holy Spirit. Siya ngayon ang magtuturo. Siya ngayon ang magagabay. And that is why, that is the reason, sabi sa chapter 3 ng Hebreo, anong sabi doon? Kapag narinig natin, verse 7, "Gaya ng sinabi ng Espiritu Santo, ngayon kung marinig niyo ang kanyang tinig, huwag ninyong pamatigasin ang inyong mga puso na gaya ng pamumungkahi, gaya naman ng araw ng pagtukso sa ilang." So ngayon ay nangungusap ang ating Panginoon in the form of the Holy Spirit sa paghahayag ng kanyang mga salita. At katulad ng mga Pariseo, kung gano'n sila katapat, kung gano'n sila ganun sumunod sa kautusan na kanilang nalalaman, ay sabi doon, higitan pa ng mga mananampalataya. Kung sila'y matapat, higitan natin ang kanilang katapatan sa ating Panginoon. Kung sila ay masasabi natin,
naging faithful, higitan pa natin ang katapatan natin. Higitan natin ang pagsunod. Higitan natin ang katapatan ng mga pariseyo sa ating Panginoon. Brothers and sisters, last verse, sabi sa Revelation chapter 16, verse 15 ba yun? Ang sabi doon ng ating Panginoon, narito ako'y pumaparito gaya ng magnanakaw. Mapalad siyang nagpupuyat at nag-iingat ng kanyang mga damit, na baka siya'y lumakad na hubad at makita ang kanyang kahihiyan. Ito'y panawagan before his second coming, ang mapapalad ang tao na mananampalataya na nagbabantay at nag-iingat ng kanyang damit. Mapalad ang tao na kanyang iniingatan si Kristo sa buhay niya. Na hindi niya hinahayaan na mag-grieve ang Holy Spirit. Na hindi niya hayaan na masira ang pangalan ng ating Panginoon sa buhay natin. So Luke chapter 12, sabi doon, hinirintulad niya sa pagdating ng Panginoon, dapat daw ang mga mananampalataya ay magbigkis ng mga sinturon ng kanilang baywang. Or sa ibang salin, sa ERV, be fully dressed and ready. At ang sabi doon, ang kanilang ilawan ay nagniningning. Sa pagdating kaya ng ating Panginoon, tama kaya ang damit na ating sinusuot? Totoo bang si Kristo ang nahahayag sa ating buhay? Siya ba talaga ang hari ng ating buhay? Totoo bang tinanggap ba natin ang ating Panginoon? Alam niyo mga kapatid, huwag tayong madaya. Kailangan natin isangguni ang ating buhay sa harapan ng ating Panginoon. Dahil ayaw natin na pagdating ng panahon, tulad ng isang tao na pumunsa sa kasalan na ang kanyang damit na inakalang tama, ayun pala ay hindi tama, ang ginawa ng hari, siya ay tinapon sa labas ng kaharian. Huwag nawang maging gayon sapagkat ang pananawagan, be fully dressed and let your light shining. Tayo tumayo, ating awitin nagsasabing, I know I am the bride that you're returning for. You must be sure kung ikaw ang bride na kanyang babalikan. Sapagkat masasayang ang iyong masasabing panahon na ginugol sa mundong ito kung masusumpungan ka ng Panginoon na hindi ka karapat-dapat sa kanyang harapan. Ang babalikan niya na iglesia ay maluwalhating iglesia. At ang iglesia niyan, ang ulo ay ang ating Panginoon. At alam niyo mga kapatid, kung anong sinabi ng ulo sa katawan, ang katawan lamang ay susunod. Pag sinabi ng katawan, ang ulo, sutin mo to katawan, susutin niya. And I do believe kung ang nangunguna, ang naggagabay, ang nagtuturo, ang Panginoon na siyang ulo ng iglesia sa bawat isa, sa bawat sangkap, tuturo ang kanya kung paano manamit para sa kanyang kaluwalhatian, para sa kanyang harapan. Hallelujah. Sing a song from the bottom of your heart that you mean it na ikaw ang babalikan ng Panginoon. I am the bride that you're returning for. Dressed in garments white and wrinkle-free. Yan ang damit na kanyang nais. I have no earthly love that I am holding to. Yes. Cause you're the one who means everything to me. I know I am the bride. I know you have the confidence. Confident na sabihin yan. Awitin mo ito na meron kapahayagan. I have no earthly love that I am holding to. Cause you're the one, you're the one who means everything to me. I will sing
apat na damit ng pagkakaserdote na mag-serve sa living God. Hallelujah. Yes. I will do anything and I will give everything. Love your God with all your heart, with all your might, with all your will being.